Inalabas na mga kababayan ng Armed Forces of the Philippines yung nakuhang video sa pang-aagaw po ng mga food supplies natin para sa mga sundalo na naka-assign po doon sa sa BRP Sierra Madre. O yan po, mga kababayan, matindi talaga po pala yung ginawa. Parang patintiro po yung nangyari. Pero sabi ng ating Armed Forces, si General Browner, walang katotohanan po na tinutukan ng ating tropa yung mga Chinese, mga professional. Pagbagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, pangat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Professional sa niya yung ating mga tropa, pero inawakan na niya yung baril. Yan po sa yung sabi ni General Browner. Armed Forces Chief denies Filipino soldiers pointed guns at China Coast Guard intense confrontation. Yan po yung sabi ni General Browner. Pero niya, inawakan nila yung kanilang weapons. Mga sundalo yan, siyempre may mga weapons, mga kababayan. Baka akyatin na sila doon. Dapat laging ready hanggang kamatayan to defend our position, mga kababayan, sa West Philippine Sea. So normal yan eh. Kaya nga mga sundalo, mga sundalong magigiting. Pero po, professional sila. Ito po yung video ng shinir ng Armed Forces of the Philippines sa mainstream media, as published by Manila Bulletin ngayon. Talagang nakakainit po ng ulo. Panoorin po ninyo. Yung panahila pa kanila. Ayan pa. Lako. Wala, wala. Lapitan nyo kagad yung ano. Lapitan nyo kagad yung ano. Yung malaki yung sa China. Yung item pa kanila. Lapitan nyo. Yung item. May flag ng China. Oh, talihan. Ano na yung maliliit sa atin. Lapitan nyo yung item. Kung minuunong yun. Yun yung airdrop ng mga pagkain, Yan. Sa kanila yan, nahulog yung tropa nila. So, inaagaw po ng Chinese, boat. Ito yung sa China, dalawa, Ito yung atin, Nahulog. Yung kaitag pa rin nyo, yung parachute. Pa rin yung parachute. So, ganun yung ginagawa nila, mga kababayan, Yan mga Chinese na mga walang iyak. Hindi man nila ito, territory. Ang bibilis ng ating mga Filipino. Filipino boats, ang bibilis po gumalaw. Maliliit pero mabilis. Yan, nakita talaga nila. Yun ang ginagamit nila para... That is part of the strategy. Sigla. Mga kababayan, para pwede silang makagalaw ng mabilis. Lahi, dalhin sa bahura. At na madala dito sa bahura. Mababaw kasi dito po sa bahura. Yung lugar kung saan sinadsad yung ating BRP Sierra Madre. Ang gagaling ng ating mga Picture naman ko na ang video, Mga trupa. Inaaras na sila siya, Yoko. Sa bahura, bahura. Babanggain kayo. Bahura lang kayo, bahura. Dali na sa bahura. So, palapit sila dito sa bahura. Mababaw dito. Huwag niyo pa kumuha. Inaagaw talaga po. Yung mga Chinese ito. Chinese. Ito yung tropa natin. But before ko mga kababayan bigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng Malinis and Spacious Fitness Gym, pumunta na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer GrabCar rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies
local and international, and Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po siya sa mga pains, mga paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid-pahid lang po siya sa mga pulses. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos mo. Makasal natin dyan, isang bayo dyan. Sir, recover na yung anak ulang parang lang. Ako natin, ako. Oh, hinoy-hoy nila. Hoy! Patay na yan, Sinosot-sota nila. Tapos, dinodoro lang po ng kamay. O, yan o. Ginaganon. Dinodoro. Hoy! Ganon lang po, mga kababayan. Although armado yung ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre po, sabi ni Browner po, they held their guns. Walang panunotok na ginawa. O ito yung presscon po na ginawa ngayon ni General Browner. Pakinggan po natin. Of the airplane dropping supplies near the BRP Sierra Madre, probably that was when they started to react, no, by sending their RIBs, no, rigid hull inflatable boats, RIBs. And as you saw in the video, no, when the second package, resupply package was dropped, they went to the area to recover it despite the fact that our boats were already there. So kitang-kita po, nandun na yung ating dalawang maliit na bangka, speedboat po, rubber boat pala, tawag doon. Talagang inaagaw nila. Ganon yung kawalang hiya, mga kababayan. Itong mga Chinese, talagang kung hindi ka professional soldier, puputukan mo na. Kailang under order, mga kababayan, yung ating mga sundalo na maging mahinahon po sila. So ito po yung official statement na pinalabas ngayon ni General Romeo Browner on the alleged gunpointing incident na inaakusa sa atin ng mga Chinese. Sabi niya po, the armed forces of the Philippines denies the reported allegations of gunpointing by our troops stationed in BRP Sierra Madre. Sa ayong insyol po, sa mga personnel ng China Coast Guard, our personnel are governed by the rules of engagement, ROE, and clearly acted with the highest level niya of professionalism, restraint and discipline in the performance of their mission to safeguard our sovereignty and sovereign rights. Foreign vessels anya that venture dangerously close to our military vessel and in violation of safe distance protocols necessitate heightened vigilance and alertness from our personnel. Hence, our troops were seen on guard because of the CCG's provocative presence, yung China Coast Guard po, near BRP Sierra Madre. We reiterate our commitment to peace and stability in the region, as emphasized by President Ferdinand Marcos Jr. Any aggressive actions that threaten this peace
and the safety of our troops and stations will be met with the necessary and appropriate measures. The armed forces remains resolute in its duty to defend our nation and its people against any threats. Necessary and appropriate measures. So depende po kung agresibo sila at siguro kung pasukin na ng mga Chinese yung ating BRP Sierra Madre, ano na siguro magkakaputukan. Siyempre po, hindi tayo papalupig. Alangan man magpauna tayo. Buhay na po yung katapat niyan. Kaya I think yung mga Chinese din, hindi gagawin yon kasi mga duwag man yan. Intimidation nga po lang ang ginagawa nila. Parang mga aso, sige lang ang tahol, tahol dito, tahol doon. Isabi nga natin po, ang mga aso pong sige ang tahol, hindi man yan po kakagat. So una dito, yung Chinese Coast Guard po, yung China mismo, inakusa tayo, tinutukan na niya yung aming Coast Guard. Eh, ba't man talaga tutukan na kayo eh? Diba? Ayan po, sabi dito, dalawa daw na mga Filipino personnel natin ang nanutok ng baril sa kanilang Coast Guard during the confrontation of the BRP at the BRP Sierra Madre noong May 19. Sabi po ni Browner, yung mga tropa niya natin, hawak lang yung mga baril nila, just held on to their weapons. After the Chinese Coast Guard boats came very close na niya doon sa barko sa BRP Sierra Madre, pero hindi niya sila nanutok ng baril. It was just anya in preparation for self-defenses in case something happens because they were very close, sabi po ni Browner sa press conference. Describing the actions of China's Coast Guard as provocative, this was a cause of alarm anya. So our soldiers, as precautionary measure, held on to their firearms. It is part anya of the rules of engagement. Normal po. Siyempre, nakakasana yon mga kababayan. In case talagang decided itong mga duwag man na Chinese, dinadala tayo sa laki. Akala nila, di natin sila papatulan, naka-ready po to attack. Pero yung pag-atake po natin is a defensive action. Malinaw po sa inyo mga Chinese, ready po kami. Subukan lang po ninyo na may madisgrasya sa aming mga sundalo. Magalo po ang balat sa tinalupan. Sabi ko nga po mga kababayan, pag naiposisyon na yung ultimate weapon, na malamang may nakaposisyon na pong iilan sa ating mga Edgar sites para matapos na po ito kung walang mag-volunteer po. Ako yung mag-volunteer, ako na lang ang pipindot para tribulation agad po. Anyway, sabi ko sa inyo, as prophesied in the Word of God, tribulation will come. It is just, mga kababayan, a matter of time. Alam ba ninyo po, ganun ang direksyon ng mundo? Kasi nga po, talagang mag-away ang tao with this kind of people, tulad ng mga Chinese, na napaka mga walang iya. Nakita ninyo yung video, mga kababayan, kung paano winawalang hiya po tayo? Yan po. Sila pa kanila. Lako. Wala. Lapitan nyo kagad yung Ito ay lay para drop. Kita ninyo, mga pagkain natin ng mga sundalo natin, inaagaw nila. Talihan, ano na agad nila? Yung item yung lapitan nyo, yung item. Kasi, ang rason nila mga kababayan, mga construction materials niya. May ganyang construction materials ba? Napakalinaw, mga pagkain lang, napakaliliit na package. Food packs. Yung high-tech pa rin yung parachute, kunin yung parachute. Nananadya po sila. Unang-una, wala silang right dyan sa lugar na yan. It is well within the 200 nautical miles exclusive economic zone, mga kababayan, ng Pilipinas, ang layo-layo nila. O, tingnan ninyo. Buti na lang ang gagaling ng ating mga tropa. Oh. Talagang nakikipagitgitan sila. You see? Inaagaw nila yung pagkain ng ating mga sundalo. Ang intensyon nila, gutumin ang ating mga sundalo.
para umalis na lang dyan sa BRP Sierra Madre po. Dalawa lang yung sakay. Lahi, dalhin sa Bangura. Sila, ang dami nila. Kaya siyempre, ready yung ating sundalong. Putukan sila in case. Pag may madisgrasya sa ating mga kasama, tingnan ninyo. Gustong banggain, umiiwas na lang po. Nakikipagpatintero. Ayan o. Gustong banggain o. Sa Bahura, Bahura, babanggain kayo. Babanggain na niya kayo, doon na kayo sa Bahura. Umiiwas na lang po tayo. Ganyan ang pang-api sa atin o. Itong mga Chinese. Yung mga baril natin, standby dyan sa ano, sa Gantab. Ano pa kayong baril, sir? Yung mga baril natin dyan, standby nyo dyan. Sir, recover niyo yung ano, unang parang lahat. Nakuha natin, nakuha. Hinuhoy-hoy na lang. Patay na yan, patay! Ayan o. Hoy, anya, hoy! Hinuhoy-hoy na lang po. So, ginagawa na naman po tayo ng mga black propaganda nila. Sinasabing tayo po nagiging agresibo kasi tinutukan na natin sila ng baril. May nakita kayong baril po? Tinutukan po ng kamay, dinuro na lang. Hoy! Hoy! Ganun. Pero despite that, mga kababayan, naging successful pa rin yung, ano, yung resupply mission. Sabi ng ating armed forces, yan yung ating ano, BRP Sierra Madre. At siyempre yung mga sundalo natin naka-assign dyan po, armado siyempre sila. So sabi po ni ano, ni Armed Forces Spokesperson Colonel Franciel Margaret Padilla, yung ano, largely niya naging successful pa rin yung resupply mission. While ano, some essential supplies were seized, kinuha nila in dump overboard by the CCG, our brave soldiers anya were able to pick up the items that were delivered. Nakuha pa rin po. Ngayon, sabi naman ng ating Philippine Navy, yung sinasabi anya ng China na in-intercept nila yung mga yung resupply mission kasi ang dudaan niya nila mga construction materials yung dala. Zero common sense anya itong mga Chinese na to. Yan po. Sabi ni ano, Navy spokesman Vincent Trinidad, they lack common sense. Their narrative is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they have zero common sense anya. Kasi unang-una, may construction materials na ganun kaliliit na package. Ang liliit po, construction materials ba yun? Yung dala po, mga pagkain ng ating mga sundalo. At unang-una, sabi nga ng ating mga authorities, kahit anong gusto nating dalhin, pwede po, wala silang karapatan kasi sakop ng ating ano, exclusive economic zone. Bakura natin po. So pwedeng gawin natin sa ating bakuran. Ang kung anong gusto nating gawin, sila yung pumasok, sila yung trespassers po. Andi dito po. Iyan o. Philippine Exclusive Economic Zone. Hanggang dito po. Dito na sila o. Mga kababayan, nandito yung BRP Sierra Madre o. Iyan, sabi ng ano, sabi ng China, niretrieve niya namin yung in-airdrop, hinulog ng ano, helicopter na mga packages para inspeksyonin. Yan sabi po dito, the Chinese Coast Guard retrieved supplies that were airdropped for Filipino troops at the BRP Sierra Madre on May 19 to inspect for construction materials in accordance with the agreement with the Philippine government prohibiting the delivery to the grounded warship. Yan po yung pinaninindigan nila, may agreement daw. Ito yung secret deal na sinasabi mga kababayan na iniimbestigan ngayon ng Congress na sabi pinasok po ni Mau Diggs. Pero si Mau Diggs mismo nag-deny. Ang nagbulgar po na may secret deal na ganon, si Harry Mau. Wala man maipakita sila na dokumento na may ganon kasunduan with the Philippine government. Yan sabi dito sa balita na
Pinapakalat po nitong si Herman Tio Laurel, President ng Manila-based Asian Century Philippines Strategic Studies Institute. Sabi niya, no, a correction and clarification must be made of the erroneous report alleging the Chinese Coast Guard seized and dumped overboard the airdrop supply, sabi po ni Herman Tio Laurel. Ito yung sige pong propaganda. Taga dyan sa Quezon City ito po. Dapat nito po, i-check din yung birth certificate. Baka tulad din po ito ni Alice Goo. Kasama ito sa mga grupo ng maisog. Siya yung nag-host po ng press conference doon sa Quezon City ng grupong maisog. Tapos nilunsad nila doon yung MAD. Marcos Alisjan. Yan ang ibig sabihin ng MAD. Mas maganda po, nasad na lang, Sara Alisjan. Absent po doon sa signing ng batas na nagbibigay po ng additional allowance para sa mga teachers. Ang wala po, si Inday. Kasi naman niya, Mr. Marabillas, ang author pala noon, kalaban nila, si AK Party List Representative Franz Castro. Ganon, mga kababayan. Sabi po ni Laurel na propagandista ng China, upon anya confirmation that only food, water, and medicines were in the airdrop package, this was eventually cleared. Anong karapatan ninyo magbigay ng clearance? Inyo ba yung lugar? Mga assuming po itong mga Chinese. Kaya sabi ko sa inyo, higpitan po ang pagpasok ng mga Chinese tourists po dito. Baka mga spies na yung iba dyan, mga sundalo na ng China, naniniktik dito po sa atin. Kasi sabi ng China, yung akusasyon niya, mali niya. Kasi lawful niya and justified yung aming ginawa. Ano nga ang ginagawa ninyo dito sa aming exclusive economic zone? Sakop ng aming sovereign rights, sovereignty, ang layo-layo ninyo, nandito kayo, ito kami, tapos nandito na kayo, ito yung exclusive economic zone, Philippine Exclusive Economic Zone, kami yung may karapatan dito, you see? Pero there is a time for everything, siyempre, magpapasensya muna kami, may panahon na you will be forced na umatras. Hintay-hintay lang po. Inaasimbol na namin yung superior force para tundukan ang inyong pang-abuso sa amin dito po sa West Philippine Sea. Magaling ang aming Pangulo po. Hindi ninyo pwedeng sindakin. At basta na lang po paikutin yung Chinese Defense Secretary at saka yung Chinese General. Sinupalpal ng aming Pangulo doon sa Singapore. Yan po yung aming magiting na presidente. The moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home to the last square inch, to the last square millimeter. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Well, President Marcos taking on a narrative, essentially... Malinaw mga Chinese, sabi ng aming Pangulo, Filipinos do not yield. Hindi po kami pasusupil sa mga paninindak ninyo. Sa susunod, totoo na yung panunotok po, hindi na lang akusasyon ninyo. At hindi lang panunotok, ipuputok na namin yan. Pag hindi kayo tumigil sa pang-api sa amin, we will defend our country. Ready po kami niyan. Sabi ng ating Pangulo, whatever it takes, at all cost, the life, flowing water niya in the West Philippine Sea, flow in the blood of every Filipino. Yan ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Filipinos, do not yield. Ayos pa? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Marabillas. Bye-bye. God bless.